Walong koponaan ang nanguna sa pag-arangkada ng unang season ng Liga Baseball Philippines sa Rizal Memorial Baseball Stadium. Yan ang ulat ni Bernadette Tinoy. Naging matagumpay ang pagsisimula ng Liga Baseball Philippines kung saan walong koponan ang nagsama-sama noong Sabado sa Rizal Memorial Baseball Stadium para pangunahan ang sabing torneo. Tampok dito ang koponan ng PK Holding Standards, Katayama Baseball Association o KBA, IPPC, Dumaguete Unibikers at marami pang iba. Para kay LBP President Pepe Muñoz, makasaysayan ang paglunsad nila sa naturang liga dahil muli nitong mabubuhay ang init na suporta ng mga Pilipino sa sport na baseball. We're very happy that we can play baseball today and this is the start of the season. Sana tuloy-tuloy na ito. It's very important that we play more games. No? Kulang talaga yung laro ng mga player natin. So this is their opportunity. Sa unang laro pa lang, hindi na pinagbigyan ng Thunders ang Dumaguete matapos dominahin ang koponan sa laban na nagtapos sa score na 11-0. Naka-one hit lang ata sila. Tapos maganda yung depensa namin. On top of it all, maganda yung hitting ng buong team. Masaya kasi historic win to para sa amin kasi first win of the tournament. Nagharap naman ang Samurai at baseball team na IPPC sa second game kung saan naging dikit ang score ng parehong koponan. Ngunit nakuha ng Samurai ang panalo sa single round robin elimination na nagtapos sa score na 13-8. Ayon kay LBP Chairman Armando Zamora, bagamat may mga hamon silang naranasan sa pagsisimula ng pilot tournament, iginiit niya na hindi sila titigil na magdiskubre ng mga bagong magagaling na baseball athlete sa bansa. Sinabi niya rin na mas magiging kapanapanabik ang laro sa mga susunod na linggo. Mas maraming challenge, mas nakakagana mag-succeed. So with all the challenges here, sinabi ko sa board, kailangan mangyari ito. And look at the result. It's happening. Dagdag pa ng LBP na plano nilang palakasin ang susunod na season ng torneo kung saan inaasahang 12 koponan na maglalaban-laban. Bernadette Tinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.